Welcome back sa ating My Day with the Bible, mga kapatid. And this time, pag-usapan natin ang Ipon Challenge. Siguro hindi naman na bago sa inyong pandinig ang salitang Ipon Challenge. And siguro yung iba sa atin ay naka-experience na rin ng Ipon Challenge. Kami, na-experience namin mag-asawa yan at saka prinumote pa namin yan dito sa church. Nang sa ganun ay makapag-save yung ating mga OFW. So kaya doon sa mga nag-Ipon Challenge, kumusta po ang inyong ipon challenge? May naipon ba kayo? And most of all, mga kapatid, kumusta ang financial status ng bawat isa sa atin? I pray na maayos po ang kalagayang pinasyal ng bawat isa sa biyaya ng Panginoong Diyos. Well, sa dami ng mga nag-iipon challenge, pag-usapan din naman natin yung tunay na ipon challenge ng Panginoong Jesucristo sa ating lahat. Kasi marami sa atin ay busy sa ipon challenge dito sa mundo, pero nakalimutan natin yung ipon challenge naman ng Panginoong Jesucristo para sa ating lahat. And where is that? Matthew chapter 6 and then verse 19 and 20. Basahin ko po para sa inyo. Sabi ng salita ng Diyos, "Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through and steal." So ayan, napaka-simple and napaka-practical nitong teaching ng Panginoong Kristo patungkol sa Ipon Challenge. Now, i-simplify po natin ang dalawang talatang ito and we can get the main idea of the Ipon Challenge on the Lord Jesus Christ. And what is that? Listen well and listen good. The Ipon Challenge of the Lord Jesus Christ is this: that you may have more treasures in heaven than having too much treasures on earth. Napaka direct to the point, mga kapatid. Ang Ipon Challenge ng Panginoong Kristo sa ating lahat ay magkaroon ng higit na kayamanan sa kalangitan, sa eternity, kesa naman maging sobrang yaman tayo dito sa lupa. Ang tanong, bakit? Why this is the Ipon Challenge of the Lord Jesus Christ? Well, according to the passage na ating binasa, because earthly treasures are bound for destruction and corruption, whereas the heavenly treasures will remain forever. Hindi masisira ang kayamanan na iyong iimpukin sa kariyan ng Diyos. Samantalang lahat ng bagay na iyong iipunin dito sa lupa, yan ay masisira at mawawalan ng kabuluhan. Magagamit mo ngayon pero paglipas ng ilang panahon, masisira din yan at hindi mo na mapakinabangan. So sa panahon natin ngayon, ano, ang dami, mga kapatid. Yung iba nagkakaroon na ng addiction sa mga sneakers, and hindi lang hundreds of thousands kundi million pa minsan yung ginagastos nila para lang sa pag-collect ng kanilang mga sneakers. Yung iba naman dyan ay nagdi-trending rin ang sobrang dami ng kanilang mga shoulder bags. Oy, excuse me po, wala tayong pinapatamaan dyan sa inyo. Real talk lang tayo, mga kapatid. So nakahilera minsan ang sobrang dami ng mga bag. But you know what? Ang lahat ng iyan ay may hangganan din. Now, pangalong dahilan why the Lord Jesus Christ never encouraged us to have more treasures on earth. It's because earthly treasures can be stolen, whereas your heavenly treasures will be yours forever. Hanggang sa eternity. Amen? So, ilan na ba, mga kapatid, sa atin ang mayroong property na naagaw sa kanya o nanakaw? Iba nga, hiram lang, pero yun pala yung paraan ng pagnanakaw nila. Tinamanan ng magaling, ano? Mayroong mga ganyan. Lupa nga na hindi mabitbit, nananakaw pa, naagaw sa iyo. Meron dito, almost 1 kilo yung kanyang jewelry, ang kanyang alahas. So, balit, sa hindi may paliwanag na dahilan, ay nanakaw sa kanya, mga kapatid, sa kanyang pinagtatrabahuan. Salapi, marami kang salapi. Pupwedeng mawala sa iyo yung mga bagay na yan. Pupwedeng manakaw sa iyo. So, this is the reality why the Lord Jesus Christ never encourages us to have more treasures on earth
to be more wealthy on earth than being wealthy in the kingdom of God. So kaya dito sa teaching ng Panginoon Jesucristo, kitang-kita natin ang real deal, ipon challenge ng Panginoon Jesucristo. Mag-ipon na mag-ipon na mag-ipon na mag-ipon. Magpakayaman ng magpakayaman ng magpakayaman tayo. Sa eternity, hindi mag-ipon na mag-ipon, magpakayaman ng magpakayaman ng mga bagay na temporary lamang at hanggang dito lamang sa mundo. And besides, mga kapatid, I hope magkaroon tayo ng better understanding and realization pagdating sa usapin na ito. And you know what? It is a foolish thing and unwise idea to spend most of your time, most of your energy, most of your talents and skills, and the most part of your life in gaining earthly wealth that you can bring in eternity. You know what, mga kapatid, I have seen so many people doing multiple jobs, doing overtime, and having many part-time jobs just to earn more money, but they don't have eternal investments. Ang lungkot nun. Paniwala kayo sa akin. Listen well, mga kapatid. If you're too busy in acquiring earthly wealth and you don't have time for God, no prayers, no Bible reading, no church, no fellowship, no ministries, no services for the Lord, I want you to know and I want you to realize the devil successfully deceive you. Why? Because the devil fully diverted your attention to be busy in getting richer and richer so you could never do something to save for your eternal investments. And sadly, I know a lot of people, they can sacrifice their meals, they can sacrifice their sleep just to earn more money, to be more wealthy. Wala po akong pinapatamaan, pero sa totoo lang, maraming ganyan. Kahit hindi sila kumain muna, malipasan ng gutom, kahit hindi muna sila matulog ng maayos, for the sake of earning more money, gagawin at gagawin nila. Lalo na yung mga involved sa multi-level marketing. Mga kapatid, hindi ko sinasabing bawal yan, pero if you are spending too much time with that, and you don't have time for God, you don't have time to have treasures in heaven, for a treasure on earth ka na lang, ay mga kapatid, wala ka na sa hulog, maniwala ka sa akin. Kung pwedeng mayaman ka dito sa mundo, mayaman ka dito sa lupa, baka naman kapag ikay namatay, at kung sakaling sa langit ang punta mo, ay baka naman squatter lang ang iyong kalagayan doon. Kasi you gave your whole life, you gave your time, and you don't have availability to do something for God. So yumaman ka nga, nagka-million ka nga dito sa lupa, but you are poor in eternity. So, I don't know your situation right now, but mga kapatid, it's not too late to dare the ipon challenge of our Lord Jesus Christ. Regather yourself, rearrange your time, and have a new and fresh beginning. Baka naman marami ka nang naipon dito sa lupa. Mag-umpisa ka ng mag-ipon na mag-ipon para sa karya ng Diyos. Ang tanong, paano? How can you have investment in eternity? How can you have more treasures in eternity? Ang sagot ay nasa 1 Timothy chapter 6, verse 16. At anong sabi roon? Use your money to do good. Be rich in good works and be rich in God's works. Hindi yung you work hard just for your benefit alone and for your family's benefit alone. Marami kang po pwedeng gawin. And then share and give. That's only one way. And do any good works so you can have treasures in eternity. So kaya mga kapatid, mag-isip-isip tayo. Take the ipon challenge of the Lord Jesus Christ. Be wealthy in eternity by doing unlimited good works and God's works while you are here on earth. I do hope and pray that we have some realization with a simple and practical reminder concerning the Lord Jesus Christ. Real ipon challenge. A challenge to have more treasures in eternity.
So again, this is Pastor Aris. Thank you for listening and for watching. And thank you for sharing our simple devotional videos. May God continue to bless you all, mga kapatid. And to God be the glory.